بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Alhamdulillah, tayo nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagkakaroon tayo ng mga ganitong mga programa kung saan ating natatalakay ang ilan sa mga mahalagang paksa na dapat nating malaman sa ating pagiging Muslim. Isa naman po magandang araw sa inyong lahat. At naway maunawaan natin ang bawat paksa nating tinatalakay. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito, ating bibigyang pansin at tatalakay natin ang tinatawag na as-sihr. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating panahon ngayon ito'y napakahalaga. Napakahalaga na malaman natin kung ano ang hatol o hukum ng Islam sa tinatawag na sihr o salamangka. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala malalaman natin sa ating mga maliit na panahon na ito kung ano nga ba ang tinatawag na sihr at ano ang mga hatol dito hinggil sa paksang ito. Ang sihr, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay totoo. Pinatutunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay totoo. At dahil sa kanyang kapahintulutan, nangyayari ito. Nangyayari ito mula sa mga taong salamangkero na may mga hangad na masasama. Sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga pagpapatutuo nito, katulad na nga lang, na lamang ng kanyang pagkabanggit sa Suratul Baqarah na may mga taong isinasagawa nila ang mga bagay na ito sa iba't ibang pamaraan. Meron sa kanila upang mapaghiwalay ang dalawang mag-asawa. Yung iba naman upang magkaroon ng pagmamahalan ng dalawa na pinagsasama nilang hindi naman nila ito nagugustuhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Sila ay mga kabilang sa mga tao katulad ng mga Hudyo ay nag-aaral o pinag-aaralan nila ang mga ito mula sa mga jin. Kung ano ang bagay na pag natutunan nila, katulad na lamang ng sihr, ay napapaghiwalay nila ang dalawang mag-asawa mula sa kanyang asawa. Kaya, kabilang sa mga pagpapatutuan nito, ay ang pangyayari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay merong isang Hudyo na ang pangalan niya ay si Labib bin al-Asam. Siya ay kinulam ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang suklay. Kaya napakahalaga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, baka naman kaya may mga ilan sa ating mga kapatid na nakakagawa nito na hindi pa nila ito alam. Yung iba, akala nila ay ito ay hindi kufur, kawalan ng pananampalataya. Baka akala nila ay ito ay isang haram lamang na bagay. Ngunit hindi nila alam na ang bagay na ito ay maaaring ikakalabas ng tao mula sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga Hudyo, ayon sa pagkabangkit sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat al-Baqarah verse number 102, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ibig sabihin, at napag-alaman nila na ang mga tumatangkilik sa salamangka ay walang bahagi. Walang bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay.
Alam nila na ang sinuman ang gumagawa nito ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaparusahan. Wala silang matatanggap na anumang bahaging kaligayahan sa kabilang buhay, subalit ginagawa pa rin nila ito. Sinabi ng mga ulama, ayon sa verse na ito, apat na atin dapat matutunan. Una, tahrimus sihr. Ang pagsasagawa nito ay haram. Pangalawa, kufru sahir. Kung sino man ang gumagawa nito ay makakalabas ng Islam. Lalong-lalo na kung ang pagsasagawa niya ng sihr o salamangka ay bagay na nakikipag-ugnayan siya sa mga jin. Humihiling siya ng mga tulong mula sa kanila laban sa gusto niya itong kulamin o tinatawag natin na pagkagawa niya ito ng yung mga biktima, ika nga. Pangalawa o pangatlo, al-wa'id al-shadid liman a'arada ang kitabillah. Kaparusahang matindi sa mga taong tinalikuran nila ang kitab ng Allah. At ano ang pinalitan nila ito ng pag-aaral ng mga haram na pag-aaral tulad ng pag-aaral ng salamangka. Pang-apat, an-nasahra min ash-shirk al-munafi lit-tauhid, katotohanan na ang sihr na ito o ang salamangka ay kabilang sa shirk na nakakawalang bisa ng tauhid, sapagkat ito ay paggamit o pakikipag-ugnayan sa mga syaitan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong hadith na sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay napapabilang sa mga bagay na nakakapinsala sa tao dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ayon kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ang qal, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iwasan ninyo ang pitong mga bagay na kung saan ay nakakasira at nakakapinsala sa tao dito man sa mundo at higit sa lahat sa kabilang buhay. Sabi nila, qalu ya Rasulullah wa ma hun. Sabi nila, o propeta ng Allah, ano ang mga bagay na ito? Qal, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ash-shirku billah. Una, ang pagtatamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakaroon ng pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkilala ng Diyos liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, as-sihr. Ito yung salamangka. Pangkukulam, mga black magician na mga tao. Gumagawa ng mga salamangka. Ito ay kapilang sa tinatawag ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mubiqat. Nakakapinsala, nakakasira sa isang tao. Wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Pagpatay ng tao na wala naman itong na hindi naaayon sa kagustuhan ng Sharia. Hindi naaayon sa batas ng Sharia. Wala sa katotohanan. Wa aklu riba, at yung paghahanap buhay sa pamamaraan ng riba. Wa akli malil yatim, at ang pagkain o pag-agaw mula sa mga yaman ng yatim, yung mga taong o mga bata na lumaki na wala silang mga ama. Wa tawalli yawm az-zahf, pagtalikod sa araw ng digmaan. Wa kadhful muhsanatil ghafilat al-mu'minat, at ang pagmamaratang sa mga mu'minat, pagpaparatang sa mga mu'minat ng mga kababaihan, mga mananampalatayang maiingat na mga dalisay ng mga kababaihan ng mga mananampalataya. Ang pagsasabing sila ay nakakagawa o gumagawa ng mga hindi kanais-nais na gawain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi yan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nga ba ang hatol ng sihr? Alam niyo ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay mayroong Sharia, kung meron tayong Islamic country na ang batas nito na nangingiral dito ay Sharia, pinaliwanag ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng kaniyang pagkasabi, haddus sahir darbuhu bisayf. Ang kaparusahan ng
sa lamangkero ang manghuhulam, yung gumagawa ng kulam na yan, darbuhu bisif. Siya ay pupugutan ng ulo. Siya ay pupugutan ng ulo ng gobyernong Islamiko. Kapag siya ay napatunayan na siya ay gumagawa nito, siya ay dadakpin, okay? And then, isa sa batas sa kanya ang batas nito. Ang mga ulama ay meron silang dalawang opinion kung ang taong gumagawa ba nito ay kafir, ikakalabas ng Islam. Meron sa ilan sa kanila ay nagsasabi, at yun ang maaari natin masabi na rajah, mas malakas ang kanilang dalil, na ikakagawa niya ito, ikakalabas niya ito sa Islam. Sapagkat napaka karumal-dumal ang kasalanan ito. Pakikipag-ugnayan sa mga jinn. Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway maunawaan natin ang ating sharia, ang mga gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at iwasan natin ang mga bagay na ipinagbabawal na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Sheikh Ali Yaqub Yusuf. Naway bigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-unawa sa ating relihiyong Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.